pumapasok sa bansang Qatar kung ikaw ay napabibilang sa mga sumusunod. Kung ikaw ay isang Qatar citizen, GCC citizen, residence of Qatar, at kung ikaw ay isang visitor sa Qatar na mayroong pre-approved at on-arrival visa. Nang dahil sa COVID-19 pandemic, mayroong mga medical requirements na kailangan ihanda. Una ay ang printed copy ng negative COVID-19 test result or RT-PCR na mula sa mga DOH accredited laboratories at kinakailangan ito ay valid within 48 hours prior sa iyong departure. Pangalawa ay ang printed copy ng recognized proof of vaccination. Ang mga sumusunod ay ang approved vaccine sa bansang Qatar: Pfizer or BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen or Johnson & Johnson, at meron din tinatawag na conditionally approved vaccines. Ito ay ang Sinopharm, Sinovac, Sputnik V at Covaxin. Kung ikaw ay vaccinated sa Pilipinas o sa ibang bansa, kinakailangan mag-submit ng original vaccine certificate or mga supporting documents na patunay na ikaw ay nakatanggap ng vaccine, at kinakailangan nakapaloob ang mga sumusunod. Una, pangalan ng traveler na kapareha sa passport. Pangalawa, doses at date ng vaccine. Pangatlo, type at name ng vaccine. At pang-apat, serial number ng vaccine batch na may QR code. Kailangan din tandaan ng vaccine ay may immunity validity period sa Qatar. Valid for 9 months mula 14 days pagkatapos ng second dose vaccination ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca COVID-19 vaccines. Valid for 12 months pagkatapos ng booster dose vaccination ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca COVID-19 vaccines. Valid for 9 months mula 14 days pagkatapos ng first dose ng Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. Valid for 12 months mula 7 days ng pagturok ng booster dose ng Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. Valid for 6 months mula 14 days pagkatapos ng second dose or booster dose ng conditionally approved COVID-19 vaccines, kung saan ang positive serology on antibody test lab result ay kinakailangan at valid ito ng 30 days mula sa araw ng testing. Kung ang traveler ay hindi nakakuha ng serology antibody test sa bansang pinanggalingan or ang antibody test result ay lumabas na negative, ang traveler ay kailangan mag-quarantine ng 5 days. Sa mga nakapagpaturok ng booster dose ng MOPH-approved vaccines, ay extended ang immune status to 12 months mula 14 days pagkatapos ng booster dose, at serology antibody test ay hindi na kailangan. Ang mga hindi nabakunahang anak na mababa ng 12 years old traveling with immune or recovered parents ay susunod sa parehang patakaran pati sa kanilang magulang, at hindi na kailangan ang pre-travel PCR test kundi ang post-arrival test rapid antigen test lamang sa mga itinatlang lugar. Para sa mga citizens and residents ng bansang Qatar, ay pwedeng magpunta sa public or private clinic within 24 hours ng pagdating sa Qatar, at ang mga magulang ay kailangan mag-sign ng undertaking form. Sa mga GCC citizens, non-resident, and visitors, kung ang mga magulang ay exempted sa quarantine, ang testing sa mga anak ay sa port of entry ng paglapag sa Qatar. Kung ang magulang ay kailangan mag-hotel quarantine, ang testing ay gaganapin sa quarantine hotel. Kung ikaw ay nagkaroon ng COVID-19 infection, ay considered na meron kang immune status valid for 12 months mula sa date ng infection. Kailangan din meron official at verifiable laboratory test result na maipakita as evidence of the past infection. Since ang Pilipinas ay nasa red list ng bansang Qatar, kailangan sumunod sa mga tinatanong patakaran base sa status. Para sa Qatar citizens na fully vaccinated at recovered, hindi na kailangan ng COVID-19 test at quarantine. Ang tanging kailangan lang ay rapid antigen test within 24 hours of arrival. Para sa mga Qatari citizen na unvaccinated and non-immune, kailangan mag-submit ng negative pre-travel PCR test result na nakuha for 48 hours bago ang flight papunta Qatar. Kailangan din ang 5 days home quarantine, PCR test within 24 hours ng pagdating sa Qatar, at rapid antigen test sa panglimang araw ng home quarantine. Para sa mga Qatar residents na fully vaccinated or recovered, hindi na kailangan ang COVID test result before traveling. Exempted na rin sa quarantine, at ang tanging kailangan lang ay rapid antigen test within 24 hours of arrival. Sa mga Qatar residents na unvaccinated and non-immune, kailangan mag-submit ng negative pre-travel PCR result na nakuha for 48 hours bago ang flight papuntang Qatar. Kailangan din ng 5 days hotel quarantine at rapid antigen test sa panglimang araw ng hotel quarantine. Sa mga GCC citizens, non-residents, na vaccinated or non-vaccinated, lahat ay kailangan mag-submit ng negative pre-travel PCR result na nakuha for 48 hours bago ang flight papuntang Qatar. Kailangan din ng 1-day hotel quarantine at rapid antigen test, same day if fully vaccinated, or 5 days hotel quarantine at rapid antigen test sa panglimang araw ng hotel quarantine para sa mga unvaccinated. Sa mga Qatar visitors na vaccinated, kailangan mag-submit ng negative pre-travel PCR result na nakuha for 48 hours bago ang flight papunta Qatar. Kailangan din ng 1-day hotel quarantine at rapid antigen test, same day if fully vaccinated. Sa mga unvaccinated visitors naman is no entry. May mga karagdagang travel documents din na kailangan ihanda. Ito ay ang printed copy ng registration ng ETRAS platform na kailangan fill-upan din ang undertaking at acknowledgement form. Paalala, kailangan mag-hotel quarantine upon arrival if hindi nakapag-register bago ang flight papuntang Qatar.
Exempted naman ang mga travelers na meron ng Qatar ID or mga Qatar Nationals at hindi na required na magpakita ng Etiras Platform Registration. Kailangan din filapan at iprint ang Philippine Bureau of Immigration Declaration Form. Kung ikaw naman ay isang overseas Filipino workers, kailangan din magpakita ng printed copy ng OIC or Overseas Employment Certificate. Kung ikaw naman ay kailangan ng hotel booking, magdala ng printed copy of Hotel Quarantine Facility Booking. Ang mga sumusunod ay mga polisiya na pinatutupad sa Qatar. Maging updated sa COVID-19 epidemiology ng bawat bansa. Citizen and residents ay malayo makapag-travel abroad anumang oras basta sumunod sa mga travel and return policy na ipinatutupad ng bansang Qatar. Ang PCR test ay kailangan mula sa DOH accredited clinic at hindi lalagpas sa oras na itinakda. Lahat ng non-residents of Qatar na non-immune and vaccinated ay kailangan mag-register sa pre-travel registration system for people entering the state of Qatar sa website nila na www.etiras.gov.qa at ilagay lahat ng relevant official documents tulad ng vaccine, PCR test at iba pa. Ang Ministry of Public Health ay pwedeng magkaroon ng random COVID-19 testing o rapid antigen test or PCR sa mga travelers upon arrival sa Qatar. Lahat ay kailangan mag-download ng Etiras mobile application at i-activate ito sa mobile phones gamit ang local or international SIM card. Lahat ng passengers ay kailangan pumirma ng undertaking at acknowledgement form bago dumating sa Qatar. Self-testing of rapid antigen ay hindi allowed sa mga travelers at ang post-travel or upon arrival antigen testing ay kailangan gawin sa isang authorized healthcare. Ang mga travelers na required mag-quarantine sa isang hotel quarantine facility ay kailangan mag-book sa Welcome Home Quarantine Package sa Discover Qatar's website. Ito ay ang www.discoverqatar.qa/welcome-home. Ang mga travelers ay pinapayuhan na huwag pumasok sa trabaho o makihalubelo habang wala pang result ng rapid antigen test. Sa mga unvaccinated, ang kanilang health status sa Etiras app ay maging yellow dahil kailangan nila mag-quarantine. Sa Mykines, quarantine period ay 7 days pa rin para sa mga non-immune or unvaccinated at pinapayuhang huwag magdala ng mga pagkain na galing sa labas. Nakalagay po sa description below ang mga links ng website at forms na nabanggit. At huwag po kalimutan mag-subscribe sa Knowit Media Channel para maging updated sa mga bagong videos. Ito po ay hatid sa inyo ng Knowit Media Channel at salamat sa panonood.